ko na, na ano na ba, na, nasagot na ba siya kanina? Pero when did you affirm sa sarili mo na, I identify as a trans woman or trans, ayun? I think after nung last film na ginawa namin ni Direk Rod, kasi mas madami kaming soji na personal ano eh, conversations nung time na yun eh. Yung challenge kasi sa akin for that character, hindi pwedeng pina-perform ko siya. And for me, every character, meron at meron akong, at the end of the day, after every character or project, meron at meron talaga akong nababaon eh. Uh-oh. So, parang for me, isa sa mga pinaka-importanteng natutunan ko dun is how to embrace my femininity. And super importante siya sa akin because umpisa pa lang nung project namin, sinasabi ko na isa yun sa mga pinaka-proud moments ko. Even before shooting it actually, nung pinagpa-prepare pa lang niya ako 2 months before that, as in meditation, alam mo yung reflection, kung sino ba talaga ako, ano ba talagang totoo sa akin. So parang hindi naman niya ako iniwan doon. So hanggang ngayon naman, 'di ba? I mean, isipin mo yung every conversation namin, parang ganyan in a very ano, medyo light. Medyo light naman, alam mo 'yon. Pero yung learnings pa din every time na nag-uusap kami, nai-instill talaga sa akin. That's why nung time na yon, sabi ko, ano ba talaga? Alam mo yon. So parang kinailangan ko talagang mas kilalanin yung sarili ko in a way para mas maging comfortable din ako dun sa mga characters na pinoportray ko. And at the same time, ayoko din naman kasi na it's just another character, alam mo yon. Gusto ko totoo siya sa akin. So parang nag-delve into, alam mo yon, my deepest the deepest parts of myself nung time na yun, para makilala ko talaga yung sarili ko. And I'm just really happy na andyan pa din siya. That's why pinili ko din siya, alam mo yon, as my mamager. Alam mo yon. At saka sabihin natin, EJ, yung dahilan kung bakit natin nakalkal at nahanap yung sarili mo. May kinukwento siya sa akin before. Tinatanong ko siya about mga love life.